Oke, ayan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, ay tuturo ko sa inyo kung paano magsukat ng mga electronic parts kung good or bad. Tulad ng resistor, diode, capacitor, switch, potentiometer o yung volume control o yung tinatawag na variable resistor, etc. etc. So ayan, umpisahan na natin. Mag-start na tayo. Mag-test ng mga parts ng electronics kung good or bad. And then, yung value nitong mga resistor. Okay? Meron akong resistor dito. Ayan. Resistor. Tatlong piraso. And then, mayroon akong dalawang resistor dito. Ayan. Ito yung tinatawag na carbon type resistor. Okay. Mayroon diode. Ayan. Ito yung sender diode. Ito, diode din ito. Ito yung rectifier diode. Tapos, transistor. Na NPN. Sa transistor na PNP. Ayan. And then, meron akong capacitor. Ayan. Okay. And then, ito, capacitor din. And then, switch. Ayan. And then, fuse. And then, meron na potentiometer. Ito yung tinatawag na variable resistor. Ayan, marami sila kasi mayroon ditong mga sira na tsaka yung buo. Check natin yan mamaya kung paano malalaman kung sira yan o buo. Then, meron isang valve. Okay. So, ayan. So, syempre, bago natin matesting yan, matest kung good or bad, syempre, mayroon tayong tester. Ayan. Kadalasan, kapag magte-test ka ng mga electronic parts, lagi siyang nakaset sa dito. Yung sa ohms times 1 times 10, yung iba niyan mayroong times 100, sa akin wala, saka mayroong times 1 and then times 10 times 1k times 10k, yung iba niyan mayroon times 100k. Yun yung mas magandang tester na ginagamit. Kasi kahit yung mga high resistance, kaya niyang sukatin. At saka yung may mga leak na, halimbawa, yung transistor leaky na, malalaman. Okay, mayroon akong ginawa rito na color coding. Ayan. So, okay. Ito, kung mapapansin nyo, ito nga palang resistor na ito, ito yung tinatawag na 4-band. Kasi mayroon na tayong mga resistor ngayon na 5-band and then 6-band. So, okay.
So ngayon, dahil 4 band lang yung resistor natin, ito yung chart niya, kaya yung color coding niya, kung paano babasahin. Ayan, halimbawa mayroong ganito, ito yung resistor na ang kulay niya ay brown, black, brown, and then yung multiple tolerance niya is gold. Yung port color niya. And then sample ganito. Dahil kulay brown ang first band, ang reading niyan ay 1. To. So ayan, 1. And then second color is black. So kung makikita nyo, second color black is 0. So ayan po yan, 0. And then yung third second band, third band, yung multiplier niya is brown. So ito, kung ito yung multiplier niya, so, kung makikita nyo, mayroong 1 na maliit, ibig sabihin 1 and then 1 and then 1, ibig sabihin niyan is 0. So kaya mangyayari 10. Kaya kung babasahin mo siya is 10 times 10 equals 100. 100 ohms. Kasi ganito yan eh. Meron kasing ibang chart na hindi ganito yung pagkakasulat. Ito kasi, may nakita akong ibang chart. Ito kasi, 10, ito 100, and then 1,000, and then 10,000, 100,000, and 1 mig. So ito kasi yung mga number na maliliit, parang ito yung ginagawang 0. Halimbawa, itong yung ito 10 then 2. Kailangan 1 and then may dalawang 0. So kung lalagyan pa natin ng 0 yan, let's say dito, so magiging siyang 100. So okay. O halimbawa dito naman, ang mangyayari dito 10 and 3, so ibig sabihin 1 and then 3, 0. So kung lalagyan natin yan 1, 0, 0, 0, kasi 3, 0 is magiging 1K. So okay. So kaya ito, ang basa nito, ang ginagawa ko nito, may shortcut akong ginagawa at mas mabilis. So halimbawa brown 1 and then black 0. Ayan. And then pagdating sa multiplier, brown siya. So ginagawa ko niyan, gagawin ko na, lalagyan ko na lang ng 1-0. So pag nilagyan mo na siya ng 1-0, automatic, yun na kaagad yung masusukat mo. 100 ohms kaagad. So hindi mo na kailangan mag-multiply ng halimbawa ganyan, brown, black, brown. So nangyari 10 times 10. So mangyayari 100 ohms pa rin. So ganun pa rin ang basa nito. Okay? So halimbawa, paano mo ito susukatin sa tester? So ayan, dahil 100 ohms lang ito, dito ka na magsiset sa times 10. Okay, ganyan. Ayan, times 10. And then, bago mo siya sukatin, kailangan mo munang i-short ito.
para itatapat mo yung pointer dun sa ayan, dun sa zero. Okay. Kasi ito kasi, once na pinihit mo tong ano, selector, nagbabago yung pointer niya. Hindi siya lagi nakatapat sa zero. Kaya, every time na magsusukat kayo ng resistor, na magpapalit kayo ng range o ng selector, lagi niyong check yung pointer. Kailangan nakatapat sa zero. Ayan, nakashort siya. Ayan. Gumagalaw. Okay. So, ngayon, itetest na natin siya. So, kung nasa times 10 yan, dahil 100 ohms ito, dapat tatapat ang pointer sa 10. Okay. Sakto. 10 times 10 is 100 ohms. Okay. So, ganun lang magsukat. Okay, meron pa tayong isa. Ito, ibang value naman ito. Okay. Meron tayong dito isa pa. Ito naman yung kulay niya ay red. Ibig sabihin, red, first band, is 2. Ito tayo. 2. Second color niya ay black. So, nasa black tayo, second band is 0 na naman. And then, third color is brown. So, dito na naman tayo sa may 10. So, sabi ko nga, kung iso-shortcut mo na yan, itong once na nakikita mo yan, ang ibig sabihin yan, 1-0, ilagay mo lang dito yung 0. So, nakuha mo na kagad. It is 200 ohms. Hindi mo na kailangan mag-times na parang ganito. 2, red, and then brown, black, 0. Ngayon, magta-times ka na naman sa 10. So, equals, ganun pa rin, 200 ohms. Okay? So, ganun lang, magbasa ng color coding. Okay? So ngayon, sukatin natin to sa tester. Ang set natin ay nasa 10 pa rin. Kasi ito ay 200 ohms lang naman. Okay. So, check ulit. 0. Ayan, okay, sakto. Pag tinest mo ito, dapat tatapat siya sa may 20. Okay. Okay lang yan, kahit lagpas konti, kasi may tolerance naman yan. So, parang nasusukat ko is 21. Kasi yung unang guhit na yan is 22. Okay. So, siya nga pala, ito yung may tolerance yan. Ito yung gold, yung tolerance. Paano natin makukuha yung tolerance niya dun sa 200 ohms? Okay, ganito yan. Kung makikita nyo, ito yung tolerance niya. So, dahil gold yan, ayan. So, ang tolerance niyan is
plus or minus 5%. So paano natin malalaman kung ilan yung sukat nito? So ganyan. Dahil siya ay 200 ohms. 200 ohms, i-divide mo lang siya sa times mo siya sa 0.05 kasi 5% lang naman siya eh. So ang lalabas is 10%. So halimbawa yung 200 plus 10 plus 10 is 210. And then plus ito plus kasi plus or minus yung plus or minus yung ano yung 5%. So ngayon halimbawa 200 minus 10 equals 190. So ngayon itong resistor na ito, kapag ang nasukat mo bumaba ka na sa 190, ibig sabihin change value na yung resistor mo. Or kung lumagpas ka naman sa 210 ohms, ibig sabihin change value na rin yung resistor mo. Tumaas na yung resistance niya kapag lumagpas ka sa 210, kapag bumaba ka naman sa 190, eh bumaba yung value ng resistor mo. Doon mo siya malalaman na siya ay change value na. Hindi na siya tama. So, ibig sabihin, defective na siya. So, ganun po yung pagkuha ng tolerance. Okay? And then, last, ito, maliit ito. So, ganun din. Yung alas, kakapare-pares ka ang kulay. Ito, yung kulay niya is brown. Brown is 1. Ayan dito. Brown is 1. And then, red. Yung second band is 2. So, dahil red yung third band, bali yan yung pinaka-multiplier. So, kung titingnan mo yan dito, red, it is 10, tapos 2. So, kung titingnan mo ito, ito ay magiging 100. Okay? So, kapag ginawa mo yan, pag 100 ito, halimbawa 10 times 100 equals 1.2 ohms. Pero dahil nga yung sabi ko kanina, mas para shortcut, hindi ka na magta-times, ganito, shortcut na lang. Brown, 1. Brown, 1. And then red 2, ayan. And then red, dahil red ulit, ayan, is 20. Okay, hindi, lagyan mo na lang ng 20. So 1.2 ohms pa rin, k ohms yan, k ohms pala, sorry, kasi 1000 na, ayan. So ganun lang kadali magbasa ng resistor. So ganun din yan, ang tolerance niya is brown. So ganun din, 1.2 i-times mo lang sa times 0.05. Ngayon yung total node, i-plus mo lang sa 1 to, and then i-minus mo yung total, plus, kasi plus or minus, and then yun ang yung dapat na marireading mo sa kanya. So, try natin sukatin.
So ito, dahil ito ay na 1.2, pwede naman tayo sa 10, times 10 pa rin. Try natin. So natin. 0. Yo. Malayo. Okay. So dapat tatapat siya sa may 100 lagpas. Okay, layo ah. So parang hindi na accurate itong tester ko ah. So try natin sa 1K. Kaya lang ito masyadong malapit na rin. Kasi 1K lang naman yung ano eh. Pero try natin. Okay. So dapat yan, tatapat lang dito yan sa may 1. Okay. Ayan. Medyo supply tayo doon sa may 100 banda. Ito, okay. So counting difference yan. Nasa 1 ohms times 1K is 1K. So dahil 1.2 yan, malapit lang siya. Wala kasi itong 100 times 100. Kung mayroon times 100 yan, dito mo yan makikita banda sa may 10. Sa may 12 kasi 1.2. Wala kasi siyang times 100. Okay. Meron din tayong ito, resistor. Resistor ulit tayo. Ayan, times 10, nasa times 1. Ito ay 15K. Dapat, tatapat yan sa may 15. Ayan, okay. Sakto. Kasi 15 times 1K, ibig sabihin 15K. Itong isa, kita nyo, 2.2K. So, dapat nasa 2.2 lang siya. Ayan. Lagpas lang ng 2. Konti. 2.5. Ito ay 5 watts. 2.5 sakto siya. And then, ang pag-test naman ng kapasitor, ito. Ito yung value. Ang value niya ay 220 microfarad by 35 volts. Ayan. So, kung mapapansin nyo, mahaba at saka maikli yung paa niya. Ito yung positive, ito yung negative. At saka mapapansin nyo rin, ito yung white na yan. Yan yung negative. Ito yung positive. Okay? Ang pag-test nito, pag sinukat niyo yung paa, kailangan papalo siya, tapos babalik. Short muna natin. Okay. Ayan, para mas makita niya. Sukatin natin. Papalo, tapos babalik siya dapat. Mabagal siya bumalik dahil naka times 1K tayo. Try natin sa 10, times 10K. 10 times 10 lang. Ayan. Short. Yun. Kailangan pagpalo, babalik. Yun. Pag pumalo yan, di yan bumalik. Ibig sabihin yan, sira na siya. Ayan. Okay, it's good. And then, mayroon pang isang kapasitor. Ayan. Lagi nyong tatandaan, pag mag-test kayo ng kapasitor, lagi nyo siyang i-discharge. Pag tinest ninyo, baka masira pa ang tester nyo. Ayan, discharge. And then,
Okay, it's good. Yan. Pag bumalo siya na, hindi bumalik. O kaya, kung nagkalahati lang, bumalik. Wala na, sira na siya. Leaky na. Okay, good. And then ito, ilang check ito. Yung iba nito, sinisipat lang sa taas. Eh. So, siyempre, paano naman kung ito ay hindi ganito transparent? Siyempre, hindi mo makikita yung filament sa loob. So, kailangan mo lang tester. May tester ka, saglit lang. Kahit saan mo yan indikit. Ito yung, halimbawa, ito. Ito kasi positive. And then, ito yung negative niya. Sa tester, walang problema. Kahit magkabalik ka dyan, dahil continuity lang naman susugatin natin. Pwede yan. Ayan, pag pumalo, okay yan. Kahit balik na rin natin yung test probe. Okay yan. Okay, next. Ito naman ang switch. Madali lang ito. Ito yung tinatawag na switch na single pole, single throw. Ayan, ito yung gitna niya. Yan ang common. Ayan, yung gitna. So, ang test niyan, test mo rito, and then on. Ayan, pumalo. Sabihin, connected. Pero pag sinukat mo to sa kabila, dapat wala siyang palo. Kasi naka-open siya. Pero pag sinwitch mo siya, yan, switch natin. Ayan, papalo siya. Okay. Kaya ang kabit nito, ito yung pinaka-common. Hindi pwedeng dito kayo magkakabit ng wires. Kasi wala yan. Kahit on-off mo yan, walang palo yan. So, kailangan dito sa gitna. Either dito ka or dito. Pero tatandaan mo, kasi mayroon siyang marking, ito yung off. Ito yung pag nakalubog yan, yan ang on. So, kailangan ang kabit mo dito. Ayan, naka-off siya. Dito may kakabit yung mga. And then, pag pin-press mo siya, on, ayan, papalo. Okay? So, ganun lang yung switch. So, dito tayo sa potentiometer. Ito, kung makikita nyo, ang value niya is 50K. Ayan. 50. So, malalaman mo siyang 50. Ito. Malalaman mo siyang 50. Ayan, 50 rin ito. Ayan. Pag sinukat mo siya, kabilaan. Ayan, ayan. Yung magkabila. Yung pa niya. Ngayon, 50K, kailangan isi-set mo siya sa 1K. Kasi hindi kayang i-reading ng times 10 yan. Kasi 50K siya. Okay. Try natin. 0, 0. Okay. Test. Yan. Okay lang yan. 50K. So, ngayon, ito, ayan, pag nilagay mo siya sa gitna, isang pin, hindi dito sa kabila, pag piniit mo siya ng clockwise, kailangan papalo siya dahan-dahan papunta sa zero. Ayan. Dahan-dahan siyang papalo. Okay. Pinate mo siya counterclockwise. Babalik siya ulit. Ito yung mga ginagamit sa mga volume control. Okay. Dalawa siya. Pang stereo kasi ito. Kaya, anim yung pa niya. Ayan. Okay. Ito ay good. Good potentiometer.
And then meron ako ng isa pa rito, potentiometer ulit. Ito ay 50 Kelvin. Ayan. Para malaman mo kung 50K nga, sugatan mo siya magkabilaan. Okay, 50. Malo. And then, tulad ganina, ilagay mo sa gitna yung isang test probe. And then, sa kabila yung isa. Ayan. Nakikita nyo. Ngayon, pag piniit mo siya ng clockwise, kailangan papalo siya ng daan-daan. So, dahil parang may problema na ito, tingnan natin kung maganda yung palo niya hanggang sa dulo. Okay, yan. Kung mapapansin nyo, pagdating ko sa dulo, pumitik siya. Ibig sabihin, yung carbon niya, ayun, may problema. Kailangan, pag pumalo siya, daan-daan, hindi yung, ayan, pag biglang napalo. Ayan. Ibig sabihin, may problema na ito. Kung papansin mo yan, lalo na pag nakakabit ito sa volume, halimbawa amplifier nyo, kaya radio, malalaman nyo agad, biglang mawawala ang tunog, tapos babalik. So, ganun yun. Ayan. May problema na ito. Bad na siya, bad. Ito, mayroon pang isa. Try natin. 50K din ito. Ayan. Ito ay open. Ayan. Wala siya. Kahit sukat mo siya dito, tingnan natin kung papalo. Pihitin natin ng clockwise. Ayan, wala na siya. Napalo na siya dun sa gilid. Dapat nasa 50 siya nakalagay, pero nandun na sa dulo. Nagbago na yung resistance niya. Wala na, sira na yung carbon ito. Ayan. Okay. Parehas magkabilaan. So, itong isa, ganun din, potentiometer. Ito ay, yung value niya ay, yung value niya ay 10K. Yan. Kaya pag sinukat mo siya kabilaan, masukat mo 10K. Okay? Pero, sukatin natin yung gitna niya at saka yung gilid. Ayan. Kung mapapansin nyo, di naman siya 10. Dahil kung 10K siya, dapat nandito siya banda sa may 10. Pero nandun siya sa dulo. Tapos, try natin pihitin daan-daan. Ayan, malikot na siya. Yun. Ayan, wala na. Hindi siya umiikot ng maayos. Wala. Ito ay sira na rin. Ito ay galing dun sa tawag dito, platinum. Ito ay volume control ng mic. Kaya pag pinipihit nila, isa nawawala yung tunog, nawawala yung mic, nabubisit yung kumakanta. Nabubisit yung kumakanta, gandang-ganda ng kanta, biglang napuputol. Kaya yan, pinalitan ko na ito. So ngayon okay na, nag-video okay na sila. So ayan, ito yung diode na tinatawag na Schinner diode. Ito yung regulator. Ito yung natatandaan ko, ito ay 12 volts regulator. Pero ang test, pag-test nito, ganun pa rin. Okay, lagay natin sa times 10. Ito, ang pag-test nito ay forward, reverse. Kailangan, isa lang yung papalo. Ayan, walang continuity. Walang pumalo. Baliktarin ko siya. Papalo siya. Ayan. So, ito ay good. Pero pag tinest nyo ito, baliktaran, pumalo, ito ay shorted. O kaya minsan naman, papalo lang siya ng kaunti. Kahit di siya nag-zero, papalo lang kaunti. Defective na siya.
Kaya mangyayari sa regulator nyo ay yung sa supply nyo, babagsak yung voltage niya kasi may leaky na. Yan. It's good. Itong isa ay diode din. Ito ay rectifier. Ito yung madalas na ginagamit sa mga power supply. Ito yung ginagawang bridge type minsan. Dito kino-convert yung AC to DC. Ayan. Mapapansin nyo, ito pala yung puti. May puti sa dulo. Then ito ay yung black. Malaking black. Ito yung tinatawag na anode. Ito yung cathode. Okay? Try natin i-test. Walang palo. Binaliktad mo, papalo siya. Ayan. Okay? Ito ay buo. Okay? Okay. Dito tayo sa transistor. Ayan. Kung pag-check nito, kailangan dalawa lang yung papalo. Okay. Check natin. Gitna. Ito okay, pumalo. Kailangan dalawa lang yung papalo niya kung good siya. Okay. Then dito sa kanan, ayan, pumalo. Pero try natin, pagpalitin natin yung test probe, yung black naman yung ilalagay ko sa gitna, kailangan hindi siya papalo. Okay? Kahit dito sa pagkabilaan. Ayan. Hindi siya papalo, kaya kahit balik na rin ko ito. Okay? Kailangan ito lang yung papalo. Ngayon, may tinatawag dito na base emitter collector. And then, paano mo siya malalaman na PNP siya or NPN? So, ganito lang kasimple yun. Kapag ang test probe mo ay nakalagay sa base, kailangan, bago mo pala siya mahanap, kailangan papalo mo lang dalawa. So, ayan, nakuha mo na yung base. Ito yung base sa gitna. Kasi kailangan papalo siya ng dalawang beses. Kapag hindi mo yan na ilagay sa base, ang palo niyan ay halimbawa ito, ito yung base sa gitna, pero kapag tinanggal ko itong red, nililipat ko rito, hindi siya papalo. So kailangan meron kang dalawang masusukat. Tulad nito, o kaya kahit ilipat ko rito itong red sa kabila, mas lalong wala siyang masusukat. So, kailangan, pag steady, kailangan mayroon kang masusukat. Ito yung base mo. Sa gitna. Ngayon, paano mo naman malalaman yung emitter at saka collector? Dahil nahanap mo na yung base, ito sa gitna, paano mo naman mahanap yung emitter sa collector? So, ganito yan. I-set mo siya sa times 10. Pag sinet mo siya sa times 10, so, ang base nito, ito, sa gitna, kasi PNP ito. Ayan.
pag PNP, yung transistor, ang test probe niya ay red pag nakuha mo na yung base. Kailangan red test probe, nasa base, yan ang PNP. Okay, yan ang tatandaan. Ngayon, paano malalaman na paano malalaman yung collector tsaka yung emitter? So, ganito lang yan. Ilalagay mo lang yung block dito sa base. Okay? Kung alin yung papalo, yun yung emitter. Try natin dito sa kanan. Hindi pumalo. Try natin sa kabila. Ayan, pumalo siya. Yun. Kailangan papalo siya kahit kaunti. Okay? So, ang basa niyan, ito yung emitter, ito yung base, ito yung collector. Kasi dati, naalala ko, nung nag-aaral pa ako, nung mag-exam sa Tesla, kasama ito. Ang ginawa nila, tinakpan yung body ng transistor, nakalabas lang yung tatlong paa. Ngayon, aalamin mo kung PNP siya or NPN. And then, pati yung mga paa niya, lalagyan mo siya ng collector base or emitter. Or emitter base collector. Ganun yung testa nung kami ay nag-exam. Kaya nakuha ko yung mga palatandaan sa test probe. Kapag pula yung base, PNP. Pag binaliktad mo siya, kailangan papalo yung emitter. Ayan. Pero kailangan nakaset kayo sa times 10K. Pero kung mayroon kayong tester na mayroong times 100, mas maganda. Kasi mas malaki yung palo na makikita nyo. Pero hindi ibig sabihin yan, kapag pumalo siya, ay sira siya. Or defective. Normal lang yan sa transistor. Pero kung pumalo ito, halimbawa ganito, pero pag pumalo siya, na nakakarating na halos dito sa gitna, or dito sa may 5, ibig sabihin yan defective na yung transistor. Okay? Kasi hindi lahat ng transistor ang base niya ay nasa gitna. Mayroong mga transistor na nasa gilid. Tulad ng mga power output ng amplifier. Yung A1941 saka yung C95198. Yan yung mga power output ng amplifier. Kaya yung 5200 and then yung 1943. Ang base noon lagi nasa gilid. Okay? Then yung malalaman kung alin yung base emitter collector. Okay, may isa pa tayo rito. Ah, ito nga pala yung kanina, yung tinest ko. Ang number niya ay 2N5401. Madalas nyo itong makita sa mga amplifier, yung mga preamp na ginagamit. Magkapares yan na ito, itong isa, again, magkasama, yung 2N5551. Madalas nyo makikita yan sa amplifier. Yan ang preamp na ginagamit. So, ito naman, check natin. Lagay natin sa times 10 or pwede rin yung ilagay sa times 1, pero time ako times 10 pwede na. So gitna,
Okay, walang palo. Kabilaan, check natin to. Black. Okay, pumalo. Okay, nahanap na natin yung base. Ibig sabihin yan ay NPN. Okay. Yun. So, kailangan dalawa lang yung masusukat niya. Kahit pagpalipat-lipatin mo yan, wala na kayong masusukat niya. Okay. Ito ay good. Ngayon, alos parehas lang naman ito nung isa. Kung paano mo rin mahanap yung emitter sa collector. So, ilagay mo ulit sa times 10K. Dahil NPN ito, test probe, ang base nito itong gitna, saka yung test probe niya ay kailangan black. So, ilalagay mo lang yung red na test probe sa gitna. Kung alin yung pumalo, yun yung emitter. Okay? Emitter ito. Ito yung collector. So, ganun lang mag-trace ng transistor na NPN saka PNP, and then maghanap ng base, emitter, and collector. Kasi hindi lahat ng panya is pare-parehas. Okay? So, okay. Ayan. Bago po pala tapusin yung video na ito, meron lang akong ipapakita sa inyo. Ito. Ito ay isang diagram ng electrical ng elevator. Okay? So, ayan. Kung makikita nyo, ito ay wiring ng elevator. Susunod na video ko, gagawa ako ng video na kung paano ini-install ang elevator, yung mechanical niya, pati yung electrical wiring. So, ito yung diagram ng wiring nun. Makikita nyo, yan. Okay, ganito. Yun. Ayan, yung wiring sa mga control. So, ayan. Mga bayan, marami. So, hindi ko na iisa-isahin. So, papakita ko na lang yan sa mga susunod kong video. Mag-a-upload ako ng pag-install ng elevator at kung paano na rin yan tumatakbo. Okay, hanggang dito na lang. Kung sino yung mga interesado na manood ng mga video ko, lalo na pagdating sa elevator, sa susunod ng mga upload ko, ayan, huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe and then share and like, and then pahit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan, hanggang dito na lang. Bye-bye!